Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Omer dito sa Cagayan de Oro. Isang subscriber niyo po kasi sa unang video niyo ay nagustuhan ko na ito. Gusto ko lang din maibigay ang aking karanasan mismo para din makatulong sa channel mo at mapakinggan ng mga tagapakinig dito. Hindi ko alam kung nakakatakot ba ito para sa inyo. Pero ang kwento na ito ay ako mismo ang nakaranas nito. At first time ko po itong nangyari sa buhay ko. Kaya eto na po. Ako ay nagtatrabaho dito sa isang food chain at nangungupahan lang dito malapit sa May City Hall. Maganda naman yung kwarto at lugar na nakuha ko. Kahit maliit ay okay na rin basta may matulugan at hindi maingay. Nasa gitna yung kwarto ko. Mabait naman ang kalapit kwarto ko sa akin. Pati na rin yung may-ari ng boarding house. Isang buwan pa lang ako doon. Wala naman akong nakitang problema o anuman sa lugar na yon. Hanggang sa may isang araw, nalaman ko na lang na yung katabi kong kwarto na nangungupahan pa lang ng isang buwan ay biglang umalis. Hindi ba lang ako na sinabihan na aalis na pala sila. Kahit araw-araw na kami ay nagkikwentuhan at nagkikitaan sa boarding house na yun. Hindi rin sinabi ng may-ari kung bakit umalis na bigla. Hanggang may pumalit naman kaagad. Kaso, ganun din, hindi na umabot ng isang buwan. Umalis na naman. Medyo, dun na ako nagtaka kung bakit nag-aalisan ang nungupahan doon. Okay naman yung kwarto. Malinis naman. At okay naman yung mga taong nangungupahan doon. At saka, kaya din naman sa bulsa yung renta. Hindi rin nagsasabi yung may-ari kung ano ang dahilan. At ayaw ko na rin makialam o magtanong kasi ako'y pagod lagi sa trabaho. At bihira ko rin makita ang may-ari. Pag-uwi ko naman sa trabaho, pahinga na agad ako dahil laging OT sa tinatrabahuan ko. Isang araw, dumaan ako sa isang tindahan malapit lang sa amin. Biglang nagsabi yung tindera na umalis na pala yung bagong nangungupahan dyan. Ha, guys. Napapuntungin nga yung tindera. Kaya ako'y napatanong kung anong meron, kung bakit nag-aalisan dyan. Bigla niya na lang iniba yung usapan namin. Halatang may alam siya kung ano ang dahilan, kung bakit sila nag-aalisan. Makalipas ang ilang araw, nabakante pa rin yung kwarto. Siguro, wala pa rin nag-i-inquire sa mga araw na yun. Eto na nga po, ang unang gabi na nag-umpisa na hindi na maayos yung tulog ko. Dahil lagi akong nagigising mga alas 3 ng madaling araw. Dahil may narinig na akong mga kalabog sa kabilang kwarto. Napaisip ako, bakit ganun? Parang may nag-aaway sa kabilang kwarto ko. At rinig ko ito kasi yung kama ko dun ay nakapwesto sa kabilang dingding mismo sa kwarto na yun. As
Inaway talaga. Na parang may halong Ingles yung usapan. May iyak ng isang babae na hindi ko malaman kung ano ang sinasabi. At para itong humihingi ng tulong na parang tinatakpan yung bibig. At yun yung boses naririnig ko. Kaya medyo malabo siya. Nakatulog naman ako ulit. Pagkising ko, tiningnan ko kagad yung kabilang kwarto. Nakakandado naman ito. Isip ko, baka sa kapitbahay lang yun na sobrang lakas kaya umabot sa akin. Pangalawang gabi, ganun pa rin. Nagising na naman ako sa ingay. Napakamot ako ng ulo. Parang sinasadya na talaga na ako'y magising. Naisipan ko itong silipin kasi may nakita kong konting butas. Nakapagtataka bakit kulay asul yung nakikita ko. Maliwanag siya. Hindi ko makikita ang buong kwarto. At saka mayroong itim na laging dumadaan. Kaya bumabalik ako sa kama. At nag-iisip kung ano yun. May takot na akong naramdaman. Kaya nagtakip na lang ako ng kumot habang nakahiga. Hindi ko namalayan. Nakatulog na pala ako. Hanggang sa may naramdaman ako na bumubulong sa gilid ng tenga ko. Na hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Binigla ko yung tingin ko sa gilid ko. At Diyos ko po, may nakita akong mukha ng babae na inaagnas na. Sobrang takot ang naramdaman ko noon kasi nakangiti pa ito sa akin na parang tuwang-tuwa na ako'y nagulat. Napatayo ako bigla. Hindi ko alam kung panaginip ba yun o totoo. Kasi kung panaginip yun, sobrang nakakatakot. Sobrang nginig ng katawan na nararamdaman ko sa mga oras na yun. At yung ingay sa kabilang kwarto ay biglang nawala. Hindi na ako nakatulog ulit. Inantay ko na lang na mag-uumaga. At para ako'y makalabas sa kwarto. At yun na nga, paglabas ko, agad kong tinanong yung mga kasama ko sa kabila kung meron ba silang naririnig sa kabilang kwarto. At ito naman ang sagot nila, na meron daw ang kakaibang tunog na parang may tao sa loob. Nagsabi naman ito na nakakatakot ng araw. Gusto na rin nilang umalis. Wala naman itong ingay noong panahon na may nagrenta pa sa kwarto na yun. Tatlong araw ang nakalipas. Nakauwi ako sa bahay mga alas 12:30. Nagtaka ako kung bakit gising pa yung kabilang kwarto at nasa labas na sila. At ito'y nag-iimpake na sa mga gamit nila. Hindi na daw nila kaya ang kababalaghan na nangyayari. Kasi kahit sa sala ay may nakikita na silang ibang tao na malaki. At nasa sulok lang ito na nakatalikod gilid sa may sofa. Halatang hindi yun totoong tao, sabi ng kasama ko
sa ibang kwarto. Kasi para daw itong usok na namumuong tao. Naririnig din nila ang ingay sa bakanting kwarto. At minsan pa nga daw, biglang-biglang pumubukas yung gripo ng CR namin. Kasi mas malapit sila doon. Kahit alam nilang wala pang taong gumagamit sa mga oras na yon, palagi itong nagpubukas. Lagi daw nila itong sinasara sa umpisa. Akala nila nakalimutan lang. Kaso, palagi na daw itong nangyayari. Yung mismo sa oras na yon, yung nag-aal sa baluta na sila, may nakita silang isang babae sa harap ng kama nila. Oo nga pala, magsyota pala itong aalis. Kasi ang lalaki mismo ang nakakita sa babae na iba na ang itsura sa harap ng kama nila. Putlang-putla daw ito at naaagnas ang itsura. Kinising niya yung kasama niyang babae. At napahiya daw ito kasi natakot sa nakita sa harap ng kama nila. Ako naman ay natakot din at nakipagsabayan na rin sa usapin nila. Takot na rin po ako sa mga pinagsasabi nila kasi naranasan ko rin yung habang ako'y natutulog. Hindi na ako mapakali sa gabi na yon kasi alam kong nag-iisa na lang ako sa boarding house na yon. Kinabukasan, sobra akong pagod sa trabaho dahil kulang na ako sa tulog. Lalo pa na may nangyaring katatakutan sa boarding house ko. Nagpahinga na ako agad pagdating ko sa amin. Medyo tahimik kasi yung mga katabi kong kwarto, bakante na ang mga ito. Meron pa naman mga porters sa unahan. Kaso, dun malapit sa akin, ay wala na. Hanggang nakatulog ako, at biglang nagising ako ulit sa mga alas 3 ng madaling araw. Dahil may kumakalabog na naman. Dito ay kinabahan ako. Kasi alam ko na kung anong meron. Sinubukan ko namang silipin yung kwarto. Kaso kulay asul pa rin ang meron doon. Hindi ko alam kung bakit. Nung matapos kong silipin at napatingin ako sa gilid ng pintuan, may pigura ng malaking mama na anino. Nanginginig na naman ako sa takot. Kasi iba ito. Kaluluwang itim ang nakita ko at unti-unti kong naanigan ang mukha niya. Wala itong mata. At ang katawan nito ay puro hiwa ang sugat. At may hawak itong kutsilyo sabay hiwa ng diig niya na nakaharap sa akin. Naiyak na ako sa takot sa kinalalagyan ko. Hindi ako makalabas kasi dun siya mismo sa pintuan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sobrang takot na ako sa kinalalagyan ko. Gusto kong sumigaw, pero
walang boses na lumalabas habang ako'y sumisigaw. Hindi ako magagalaw na parang may nakayakap sa likod ko. Hindi rin ako makapikit ng aking mga mata. Kasi gusto lang yata nito na panunuurin ko ang ginagawa niya habang may hawak siyang kutsilyo. Habang naranasan ko ito, biglang bumukas yung pintuan ko. Kanina pa pala sila kumakatok at sinipa na lang nila ito. Buti na lang narinig ako nung ibang nangungupahan sa unahan. Kaya ako ay nakalabas sa kwarto ko at sinabi ko lahat ang nakita ko. Hindi ko lubos maisip na makaranas ako ng ganun sa buhay ko. Nung umaga din yun, ay dumating yung may-ari ng boarding house dahil nga nagpaalam na ako sa kanya na aalis. At sinabi ko lahat ng nangyari tungkol doon. Maya-maya ay natahimik siya at biglang nagsabi sa akin na yung kabilang kwarto na laging inaalisan ng mga boarders ay may nakaraang kagimbal-gimbal na krimen. Maraming salamat po sa nakikinig dyan, lalo na sa iyo Sir Omer na ibinahagi yung karanasan mo. Medyo natakot din po ako habang binabasa ko po itong sulat mo. Iba rin talaga yung naranasan mo. Ay, nung una kong video nga pala, kung may time kayo, pwede nyo rin po yung mapakinggan. At saka, suportahan nyo na rin po ako. Pakisubscribe na lang po ng YouTube channel ko. Pakilike and pindutin nyo na rin po yung notification bell para ma-update din po kayo sa mga bago kong videos. Maraming salamat po. Salamat sa pagbabahagi ng kwento ko, Sir Jin. Oo nga pala, ito po yung una kong karanasan. May mga kasunod pa ito. Kasi alam ko sa sarili ko na medyo bukas yung third eye ko. Hanggang sa muli. Salamat.